Sa likod ng tahimik na kagubatan at mga matataas na pader ng North Korea, nagliliyab ang mga kaganapang nag-aalala sa buong mundo. Ang bansang ito ay patuloy na bumabangon sa gitna ng kanyang mapanlikha at mapangahas na liderato. Subalit, sa kabila ng pag-usbong ng kanilang kapangyarihan, may mga banta sa seguridad na hindi maitatanggi. Sa kasalukuyan, ang tanong ay, handa na ba ang North Korea sa digmaan? Tara't alamin natin ang mga detalye. Ito ay isang tanong na patuloy nating inaalala, lalo na matapos ang mga kamakailang pangyayari. Tinutukoy ng mga kanlurang puwersa ang kanilang sarili. Kung handa na ba ang North Korea sa digmaan, ito ang tanong na lalo nilang inaalam matapos ang malaking pagbangon sa kamakailang mga aktibidad ng misil ng Demokratikong Republika ng Korea o DPRK. Hindi lamang ito militarily na kaganapan, mayroon ding ilang diplomatic na pagkilos na hindi pa natin nakikita mula noong 2022. Ang North Korea ay naglunsad ng isang record na bilang ng mga pagsubok ng nuclear-capable ballistic missile, kabilang ang mga isa na teoretikal na makakarating sa kontinental na Estados Unidos. Ito ngayon ay itinuturing bilang pangunahing banta sa seguridad ng ilang general ng militar ng Amerika sa pagtaas ng internasyonal na tunggalian sa nakalipas na 2 taon. Nilikha nito ang isang gold mine ng pagkakataon para sa North Korea, hindi lamang sa aspeto militar, kundi pati na rin sa ekonomiya at politika, at ang bansa ay tinitingnan ang kanilang mga potensyal na option para sa pagbabago sa kasalukuyang kalagayan. Ngunit ito ba ay higit lamang sa pag-uusig ni Kim Jong-un? O mayroon bang tunay na banta sa seguridad sa hinaharap? Ang kanilang mga hakbang sa militar at diplomatiko ay nagpapakita ng potensyal na banta sa seguridad. Ang pagsubok ng nuclear-capable ballistic missile ng North Korea ay nagdulot ng malaking alarma sa buong mundo. Gayun din, ang kanilang mga galaw sa larangan ng diplomasya ay nagpapakita ng patuloy na pagkakaroon ng tensyon. Ang kanilang mga kilos ay nagpapakita ng ambisyon para sa mas malaking kapangyarihan, hindi lamang militar kundi pati na rin sa ekonomiya at politika. Ngunit ang tanong ay, ano ang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang? Ito ba ay bunga lamang ng pang-uusig ni Kim Jong-un o mayroon bang tunay na banta sa seguridad sa hinaharap? Ang pagdating ng Russia sa larangan ay nagdulot ng bagong komplikasyon sa sitwasyon. Ang kanilang ugnayan ay nagbigay daan sa pagbawas ng mga sanctions laban sa North Korea na nagpapalakas sa kanilang kapangyarihan. Ang kooperasyon sa pagitan ng North Korea at Russia ay nagdudulot ng pangambang magkaroon ng mas malaking kapangyarihan ang bansa. Bago ang pagsalakay ng Russia, kadalasan ay sinusunod nito ang marami sa mga sanctions ng United Nations sa DPRK. Ang pagkakabahagi sa pagsalakay ay pinalamig ang ugnayan sa pagitan ng Russia at maraming bansa sa UN na humantong sa Russia na bawiin ang karamihan ng mga sanctions at dagdagan ang kanilang kalakalan sa bansa. Ngunit hindi lang militar ang kanilang layunin. Ang ekonomiya rin ay isang malaking bahagi ng kanilang estratehiya. Ang benepisyo sa ekonomiya ay dalawa ang direksyon. Ang North Korea ay nagbebenta ng mga kagamitan na kulang sa Russia tulad ng mga rocket at artillery. Samantalang ang Russia naman ay nagbebenta ng pagkain, kagamitan sa pagkain at mura na langis sa bansa. Ang pagsalakay sa Ukraine ay naghiwa-hiwalay sa mga pagsisikap ng UN Security Council na dati unilateral tulad ng mga sanctions sa North Korea. Parehong tinutulan ng Russia at China kamakailan ng isang resolusyon na magpapahirap sa North Korea na makakuha ng materyales para sa pag-unlad ng mga misil. Nagbanta rin ang Russia sa South Korea na hindi na ito magtatrabaho para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon kung ito ay magpadala ng makakalalang tulong sa Ukraine. Kaya't hindi lamang ang hilaga ang nakakamit ng material na benepisyo, kundi pati na rin ang malakas na internasyonal na pangangampanya sa paraan na hindi pa naranasan ng bansa. Nangangamba na ngayon ang kagawaran ng Estado ng US na ito lamang ang simula ng mga arms deals sa pagitan ng 2 bansa. Nagpanukala si Kim Jong-un para sa mas malapit na kooperasyong pang-estratehiya sa pagitan ng kanyang bansa at ng Russia. Ang kapalit ng kanilang suporta sa kanilang pagsalakay
gagamitin ng Russia ang North Korea para makamit ang mga teknolohiya para sa kanilang mga programa ng satellite at nuclear-powered submarine na kung saan kamakailan lamang ay nagtagumpay na ma-launch ang unang spy satellite nito sa kalawakan. Ito ay nagpapakain sa mga layunin ng nuclear ng North Korea sa pamamagitan ng pagpapayaman sa mga teknolohikal na pag-unlad at pagkakalikom ng pondo para sa mga programa ng ICBM. Ang pagpapalakas ng kanilang military capabilities ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na maging mas agresibo. Ang pagbabago sa kanilang konstitusyon ay nagpapakita ng pagbabago sa kanilang prioridad na maaaring magresulta sa mas matinding tensyon sa rehiyon. Subalit ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang lokal na epekto. May mga global na implikasyon ito. Ang kamakailang pagpapalakas sa lehitimong military capabilities ay nagpapalakas loob sa rehimen ni Kim na maging mas agresibo sa militar. Ang pamumuno ng North Korea noong ika-15 ng Enero 2024 ay humiling ng pagbabago sa kanilang konstitusyon na magbabago sa prioridad ng bansa mula sa pagkakaisa ng dalawang Koreas patungo sa simpleng pagsasabi na ang South Korea ang kanilang pangunahing kaaway. Maraming mga eksperto ang nag-uugnay ng bahagi ng kasalukuyang pagtaas ng tensyon sa pagkasira ng mga negosasyon noong 2019 sa Hanoi Summit nang nagkaroon ng malalim na usapan sina Pangulong Trump at si Kim Jong-un. Ang mga usapang ito noong Pebrero ay bigla ang natapos ng hindi inaasahan dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pag-alis ng mga sanctions sa Demokratikong Republika ng Korea. Sinasabi ng Estados Unidos na hinihingi ng North ang pag-alis ng lahat ng mga sanctions, samantalang sinabi ng mga diplomatiko ng Korea na nais lamang nilang alisin ang 5, ngunit ang resulta ay isang pagkakaroon ng kumulang-kulong na epekto na humantong kay Kim na ipahayag na ang kanilang international na layunin sa rehiyon ay maaring matupad lamang sa pamamagitan ng digmaan. Mayroong mga ulat na nagsasabing may 30 hanggang 40 na mga nuclear weapons ang North Korea. Ang kanilang nuclear strategy ay hindi lang para hadlangan ang presensiya ng Amerika sa peninsula, kundi para rin sa pangangailangan ng mas malakas na defensive capability. Marami sa mga warheads na ito ay nakatago sa loob ng mga Hongsong 18 long-range ICBMs, Intercontinental Ballistic Missile. Bago pa man sinimulan ni Kim ang paggiba sa mga estatwa at pagbabago sa konstitusyon, ang nuclear strategy ng North Korea ay upang pigilan ang presensiya ng Amerika sa peninsula. Ang problema ay nasa kaso ng isang digmaan sa pagitan ng dalawang Koreas. Mas mababa ang posibilidad na ang Estados Unidos ay magpasangkot sa laban kung ito ay kasama ang isang nuclear weapon laban sa libu-libong tropa sa lugar at sa paligid ng mga American island chains. Sa huli, umaasa sila na ang gastos ng digmaan ay masyadong malaki upang aktwal na matupad ang anumang mga politikal na pangako. Nang ironiko ito, ang paraan na ito ay lubos na minalas at nagpatibay pa nga sa alyansa ayon sa mga ulat. Ito ay nagdulot pati ng hindi inaasahang resulta na pagpapalakas ng bansang Japan kung sakaling magkaroon ng mas malaking tunggalian. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit ang North Korea ay nag-iba mula sa paggamit ng mga nuclear weapons bilang isang panghadlang patungo sa isang offensive capability. Ngunit upang gawin itong isang katotohanan, kailangan pa nila ng mas marami, sa kasalukuyan, ang 30 hanggang 40 na mga nuclear payloads. Ang mga pag-aari ng North Korea ay hindi nagdadala ng sapat na malaking banta upang mapadali ang anumang mga layunin ng bansa na maaaring magsalita ng kakaibang bagay. Kahit na isang nuclear weapon lamang ay sapat ng puksain ang Seoul mula sa mapa, ngunit handa ang Estados Unidos na harapin iyon dahil sa komparatibong rudimentaryong konstruksyon at maliit na bilang ng mga missile na maaaring madaling matunton at mahuli ng mga umiiral na air and space defense networks na nakakalat sa paligid ng Korea. Maraming mga analyst ang sumasang-ayon na sa kasalukuyang takbo kapag nakamit na ng North Korea ang isang arsenal ng 200 na mga nuclear weapon na nakakalat sa maikli, gitna at mahabang saklaw
na mga ballistic missiles, magagawa nilang makamit ang antas ng koersyon na may malaking kabigatan. Sa huli, ito ay umiikot sa kung gaano karami ang panganib na handang tanggapin ng North at gaano katatag ang pagtutol ng South at ng Estados Unidos kapag ang mga rogue states tulad ng DPRK ay nakakuha ng isang malaking bilang ng mga nuclear weapon sa kanilang panig. Ito ay magdadala sa kanila upang magawa ang mas konvensyonal na estilo ng mga atake dahil ang mga ito ay may masyadong mataas na gastos. Isa sa mga pangunahing layunin ng rehimen ni Kim ay upang pigilan ang malalaking ehersisyo ng pagsasanay sa pagitan ng Estados Unidos at ng Republika ng Korea na mayroon pang malalaking bilang na imbalance. Kung ang North Korea ay magtatagumpay sa pag-alis sa Estados Unidos mula sa Tangway dahil sa politikal na presyon at nuclear deterrence, magkakaroon sila ng mas balanse na laro kung sila ay magpasya na tumawid sa 38th parallel gamit ang posibleng nuclear shadow at mas malakas na mga alyansa sa labas ng bansa. Ang North Korea ay sinusubukan na magkaroon ng isang uri ng breakout sa isang talumpati noong Disyembre 2023. Tinawag ni Kim ang military-industrial complex ng kanyang bansa upang pabilisin ang paghahanda sa digmaan na wala namang bago para sa rehimen mula pa noong 1950s. Ngunit sinundan ito sa pagsabi na pinapalawak niya ang kooperasyon sa mga anti-imperialist independent countries o aka Russia, China, and Iran habang ang Middle East at Ukraine ay puno ng patuloy na marahas na tunggalian. Nakatuon si Kim sa isa pang lugar upang bigyan ng pakinabang ang kanyang sarili, ang Taiwan. Kaya ba ang paglusob ng North Korea sa South ay malapit na? Karamihan ng mga pinagmulan ay tumutukoy sa hindi kahit sa hinaharap na malapit at ang Estados Unidos ay patuloy na pumipigil para sa pagbaba ng tensyon sa gitna ng mahigpit na pagsisisi at sabog ng sandata. Subalit sa huli ang panahon ang magpapakita kung makakakuha ang North Korea ng bintana ng pagkakataon na itinulak nito para sa mga dekada. Sa kabuuan, ang sitwasyon sa North Korea ay nagdudulot ng malalim na pag-aalala sa buong mundo. Ang tanong ay, ano ang kinabukasan ng rehiyon at kung paano ito makakaapekto sa buong mundo? Sa huli, ang sagot ay nasa ating mga kamay. Ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga bansa ang susi sa pagtugon sa hamong ito.